Ito na ngayon yung kale seedlings natin. Diniligan ko lang ulit kanina. Ayan. Medyo malalaki na sila. So, bago tayo magsimula, pakita ko lang sa inyo kung paano gawin yung styro cups. Okay? Ayan, no? Sorry. Ayan. Oops, ayan yung mag-focus. Sorry, mahirap. Anhin yung camera. Okay. Ito. Ayan, ito niya yung bottom. So, pag gagawa kayo nito, kunyari, ayun, may langgam. Ayan, ganito. Oh, kung makikita niyo yung sides, mataas siya. Lampas sa kalahati ng cup. Lampas na sa kalahati ng cup. So, kapag gagawa kayo ito, halimbawa, meron kayo hawak na hands, so, dito, you can start, you'll get the feel to how to do this kapag hawak niyo may yung laghari. So, lalapat yung gano'n, tapos hihilahin niyo siya pababa. So, para matamaan itong sides, tapos magagawa niyo yung slits na to. Tapos, if you are using the correct angle, makukuha niyo rin yung sa ilalim at the same time na hindi sila magtatagos sobra dito sa likod. So, kasi pag nagpanagpo kasi itong mga cuts na to, mawawala yun ang structure yung bottom, so lalambot siya. So, masisira yan, natuputol, para ka nag-slice off ng portion ng pie. Ayan, so, gawin natin, nag-gawa tayo ng slits, you make sure na mahaba yung side slits. Kasi importante yon. For example, kung halimbawa ganito lang kalalim yung yung side slits mo, tapos it so happens na ganito rin kataas yung water level mo, walang lalabasan yung halimbawa ganyan lang, di ba? So, totally close ito. So, ganyan lang kalaki yung side slits mo. Kapag nalubog sa tubig itong area na to, hindi na makakalabas yung roots, malulunod na, mamamatay yung halaman. So, yun yung kahalagahan ng mahabang side slits. So, para malubog, kahit malubog yung ganito kakapal na area ng bottom ng cup, meron silang enough na space dito para magpatubo ng aerial roots. Okay? So, yun yung mahalaga kung dapat mahahaba yung side slits ninyo. Okay? So, pakita ko lang sa inyo, ha? Okay, yan. Yun yung issue niya. Hindi siya kailangan perfectly centered. Kasi, ito, baling, itong mga seedling plugs na ito, parang kung nakakita kayo ng net pot, makikita nyo sila talagang net pots. Halos walang support yung ilalim. Kasi, kailangan yan, merong free na space yung roots para tumubo. Okay? So, ganyan. Now, let's get started. So, ito na yung seedlings natin. Then, you need yung ganito, yung coco coir. Yan. Para daw siyang choir. Coco choir, yung pronunciation niya. So, yan. Ito rin yung galing sa UPLB-ITB. Meron itong konting sustansya. Meron pa rin siyang konting moisture kasi nga, inano ko siya eh. Tinali ko yung plastic kasi hindi makalabas yung moisture. So, start na natin. Ang usually ginagawa ko muna, yung mga cups, pinupuno ko na muna lang enough na coco coir. So, ganyan. A third up to a half, hindi nyo kailangan punuin yung styro cups kasi kapag pinuno nyo yan, ang mangyayari, yung roots, halip na bumabado sa styrofoam, ang mangyayari, magpapaikot-ikot lang siya doon sa cup. Hanggang sa dumating yung point na makakut off na siya totally from the nutrient supply kasi mabababa na yung water level, di ba? So, pag mababa na yun, hindi na totally nakababa yung roots doon sa solution, mamamatay na siya. So, para ma-prevent yun, kailangan, as much as possible, konti lang yung coco coir, a third ako, usually one third lang yung ginagamit ko, pag minsan mas mababa pa. So that yung roots, sa halip na magpaikot-ikot sa loob ng cup, bababa sila, lalabas dito sa sides at pupunta sa solution. And by that time, makakapag-establish sila ng root system na kahit makat off na sila from the supply, bawa, di ba, dito usually yung, dito usually nagsastart yung initial level ng coco coir, ng nutrient solution, tapos bababa siya. Pero kung nakapag-establish na ng roots yung halaman, kahit bumaba na yung nutrient solution level, meron na siyang well-established na root system doon sa nutrient solution mismo. Okay? Yan. After nyo magawa yan, kukuha kayo ng stick. Yan. Ito, barbecue stick lang to. Barbecue stick lang, banana stick. Tapos, maghuhukay kayo ng, huhukay para magdidig talaga kayo yan. You'll dig a hole doon sa gitna. Yan. Hanggang sa makita nyo yung bottom ng cup, yung puti. Kaya kita nyo, hindi kita doon sa camera kasi meron malilit. Pero kita na yung bottom ng cup. It's literally yung bottom ng cup yung nandun sa dulo ng stick na ito. Kita ko siya kasi kulay puti, saka matigas na. Okay? So, usually ang ginagawa ko ganito. Pinupuno ko muna lahat ng cups na kailangan. Kalbawa, I need 8. So, gagawin ko na yung 8. Bago pa man ako maghalukay ng bago pa man ako maghukay ng stick ng seedlings. So, gagawin ko, pupunin ko muna sila. Tapos, magbubuta. So, para sila lahat, naka-ready na. So, yung mga ganito lagi yung ginagawa ko, parang
I'll do 8 para lahat sila magagawa ko, ready na yung coco coir. Tapos meron na naka-ready na dug na hole para kapag ready na yung seedling mo, hawak mo na yung seedling mo, hindi mo masyadong mamimishandle yung seedlings kasi nga pagkabunot mo dun sa sowing tray, diretso mo na dun sa butas na hinukay mo para dun sa styro cup. So, less stress para dun sa seedling. So, make sure na yung mga ganitong mga operations, parang meron ka na agad ready na lalagyan para hindi masyadong matagalan na yung halaman mo na expose, lalo na yung roots nila. Saka, the less handling na kailangan mong gawin, yung patong dito, patong dun, hawakan mo, edi less na damage yung mangyayari sa seedlings. Okay? Yan. Sige, okay na muna to, 5. Para lang makita natin yung paghukay ng seedlings at saka paglipat niya dun sa... Ayan. Okay. Oops. Mahirap na... Hindi ko alam kung paan saan direction ko dadalhin yung camera. Okay. Game. So, syempre, pipili kayo ng yung ito, kagaya nito, matigas-tigas na to. Itong isa. Ayan. Matibay yung kanyang matibay siya na seedling. So, yun siya muna yung kuna natin. At saka, in the first place, siya yung pinakamadali. So, hukay nyo lang. Don't be afraid to put a little tag. Kasi, mano naman itong mga to. As long as healthy yung pagpapatubo ninyo. Hindi etiolated, hindi bilad na bilad sa araw. Basta healthy sila. Madali naman siyang kunin. So, yan. Actually, I'm actually being careful kasi hindi ko alam kung gaano ka-expansive yung root system ng ganitong halaman. Ngayon lang ako nagtanim ng kale. If you would like to know. Ayan o, napaka-expansive ng roots niya. Ayun. Ganyan. Ayun o. Okay, so, yun natin. Hindi ko naalisin itong mga kasi madidisturb ko lang siya masyado eh. So, itong buong bunch na to, ilalagay na natin. Naku, nag-aalala tuloy ako ngayon dun sa ito, hinuhukay ko yung pinapalaki ko kasi malaki pala to, malaki pala yung root system niya. Kaya lang nangangamba ako ngayon kasi nakita mo, 'di ba, bunches yung mga mali yung ginawa kong method ng pagsusow. Dapat pala pinaghiwa-hiwalay ko sila. So, 'yan. Oh, 'yan, ganoon lang. Nakuha niyo? May butas, tapos kinuha ko yung isang bunch ng usually pwede niyo ipagpag yung coco coir. Eh, kaya lang in this case kasi, makapal na yung root system niya tapos ayaw ko nang masyadong matamaan. The more kasi na madadamage siya, the more na posibleng mamatay pa yung seedling niyo. So, hindi ko na masyado siyang inalis. Okay lang naman kasi coco coir din yun. So, let's try again. Eh, ngayon lang ako nagtanim ng kale. So, ngayon ko lang nalaman na makapal pala yung root system nito. Makapal siya kahit bata pa. Usually, hindi ganito kakapal yung root system ng mga... ganitong halaman eh. So, kagaya nito, ayan. Saan nagpo-focus yung camera ko? Ayan. Ayan. Teka. Ayan, pinatikinuha ko lang yung patay. So, itong isang buo, ayan o, kita nyo ugat. Ayan yung ugat niya. So, anhin ko lang. Oops, nahulugan yung okay lang yan. Nahulog lang naman. Sprayan natin mamaya ng water. So, guys, it's the same thing. Lakihan ko lang konti yung butas. Tapos, sa atin lalagay. Nakita nyo ba yun? Mamaya, next try. I'll make sure na nakita nyo kung paano ko hinulog. So, mag-prepare na tayo ng isang cup na malaking butas. Oops. Lakihan natin yung butas. Usually, pwede mo talagang gawin ito na fingers lang eh. Pwede natin ito nabagsakan ng... Mamaya, huwag niya, ito muna. Sige na, kailangan ko na rin banatan ito anyway. Kasi nga, nadumihan ko yun. Kailangan ko rin naman i-plant ito kasi up to 24 seedlings yung kailangan kong gawin eh. Ayan, buhul-buhul sila oh. Ito yung sinasabi kong trouble possibly last time kasi yun nga. Masyado ko may nadali. I didn't conduct enough study on how to properly sow this para mas maganda yung pagkakahiwa-hiwalay nila. Pero anyway, okay lang ito. We can manage to do this. So, sana gitna yung camera work ko, Kasi, pasensya na kasi... Pangit talaga yung setup ko. I just wanna show you this. Okay. Shoot!
Ayan. Just be careful, hindi naman ito masyadong sensitive, pero actually, be careful. Kasi pag napunit niya yung ano, yung roots, eh, more time for the roots to na needed para dun sa makarecover yung roots. So, ayaw nga nila mag-iwahiwalay eh, kahit anong ano kasi yung roots nila entangled na. So, make sure kapag nagtanim kayo nito, hiwahiwalay nyo na yung pagbudbud. It doesn't work this way. Mahihirapan kayong paghiwahiwalay yung kapag bungkus-bungkus yun. Kasi expansive nga yung roots niya. Kahit nito kalita yan, no? I'm literally pulling them apart. Ayan. Ayan, ang dami ng ugat. Diba? So, try natin. At least now you know. Ganito magtanim ng kale. So, kailangan. Actually, pwede talaga siyang gawin mo na sa individual cup na lang. Para hindi ka na maghahassle ng ganito. Paghiwahiwalayin mo. Sasayang lang. Ayun, kahit yung ganong kaliit, napakakapal ng roots. So, try natin na. Ipakita ko sa inyo kapag walang masyadong kasamang kwer. If this works. Ayan. Ayan nyo. Ayan. Kapal. Ang kapal ng roots niya ito. Hindi yan usually kapag sa ano, mustasa, hindi ganyan ang kapal eh. So, let's try it. So, ganun lang. Ay, ito, mas madali ito. So, we just need to get a styro cup. Ayan. Drop it in. Tapos, mahuhulog naman siya. Tapos, ililidong nyo lang siya ng maayos. Just need to use your fingers. Ayan, medyo siya nalubog masyado. Hawakan nyo lang konti. Ayan. Okay lang yan, kahit medyo nakalubog yung katawan, kasi kale naman yan. It'll eventually pop up again. Okay, we're almost done. Nakikita ko yung mga insects di sa akin tub. Ayan, shoot. Grabe naman yung ugat nito. It takes practice. Pero pag sanay na kayo, kaya na itong gawin kahit isang kamay. Oops. Kita nyo ba yun? Sorry. Kasi kailangan ko rin ilapit sa mukha ko. Malabo na rin ang mata. Okay. Ayan. Hopefully, hindi naman sila masyadong na-stress sa ginawa natin yung pag-transplant. Ayan, naubusan na ako ng cocos. So, 3 more. Just 3 more. Tapos gagawin ko rin yung sa baba. Yung para dun sa sun. Tingnan natin tomorrow morning. Ginagawa ko rin, actually, yung sinasuggest ni Doc na yung ilababad muna sa ano, sa film ng sa film ng tao dito. Ng nutrient solution yung mga styro cups. Hindi ko pa siya natatry, pero it looks like a good method. Pero usually kasi talagang pag okay na yung seedlings na, diretso na sa nutsoil eh, hindi naman nagkakaproblema. Siguro kung talagang mas, yung commercial production, mas maganda yung mayroong ganong intermediate step. So actually, pwede nyo ang daliri lang, ikot-ikot nyo. Ayan, ganyan, nakikita nyo yung ano. So rin yung mata, basta may maliit na butas lang dyan, parang makita mo kung paano ko ginagamit yung daliri ko. Okay. Next. Malulusog naman pala yung seedlings, makakapal talaga yung roots. Makakapal yung roots. So usually maganda nito, pwede mong ano to, gamitin ng spray, yung wash bottle. Ano naman yan? Ayan, ang haba. Nakatuwa rin kasi sobrang haba. I hope you can see that. Ayan.
Tapos away. Tapos ang kasunod natin gagawin after nito ay ihahaluin natin yung system. Haluin natin yung system. Gagawa tayo ng halo ng working solution dun sa ating ano, para makita nyo. Ito yung pinaka-elaborate na video demonstration ko thus far. So, sana you find it useful. Yan. Haba, diba? Okay. Let's put that in. Andito yung stock pero ang kapal ng ugat. Good, 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 good. So far, yan, eventually, naubos ko rin tong bunch na magkakabuhol. Kasi okay lang naman talaga silang, you just need to be careful about pulling them apart. Kasi hindi naman mahuna yung roots. Medyo, just be gentle with them and you'll be able to pull them apart. Is this the last one? Yes, this is the last one. Ayan. O, ganun. Dito naman pala, no? Ayan, ganyan siya. Oops. Okay. Sorry kasi I'm just winging this. Hindi ko lang kung paano ma-orient yung camera. Okay. Ayan. So, we're done. And, on the next clip, anuhin natin. Lalagyan natin siya sa ating snap hydroponic system. Okay? Stay tuned!